11 gabing nagsagawa ng Health and Bible Seminar ang mga Adventista sa Sariaya, Quezon. Ito ay regular na dinaluhan ng mga bata, kabataan at mga magulang sa Sitio Ilaya, Barangay Talaan na magkakasamang pinagpala sa mga aral at mensaheng pangkalusugan at salita ng Diyos. Ang mga biyayang hatid ng naturang seminar nasa balitang may pag-asa ni Crystal Jane Robiso. Matagumpay na idinaos ang 11 gabing Health and Bible Seminar sa pangungunan ni Sariaya District Pastor Gershon Rivera Jr. sa Sitio Ilaya, Barangay Talaan, Sariaya, Quezon. Karamihan sa dumalo sa naturang krusada ay mga bata, kabataan at mga magulang na sinuportahan naman ng buong kapatiran ang naturang krusada. Itinalakay at ipinaliwanag ni Pastor Rivera ang gabi-gabing doktrina mula sa unang araw hanggang matapos ang 11 gabing pagpupulong. Katuwang din si Jennifer Perez, isang registered nurse at rescuer ng MDRRMO ng Sariaya, Quezon. Tinalakay ni Ma'am Perez sa naturang health lecture ang iba't ibang uri ng mga karamdamang pisikal at first aid para sa kaalaman ng mga dumalo. Layunin ng naturang krusada ang magkaroon ng revival ng mga dating Adventista at kanilang mga anak sa naturang lugar upang maipahayag din ang pag-ibig ng Diyos sa mga taong di pa nakarinig ng pabalita sa kaligtasan ng Panginoong Jesus. 11 gabi para po sa ating Health and Bible Seminar. Marami sa aming mga kaibigan na narito ay sa gabi-gabi ay bumabalik ang mga magulang, mga kabataan, maging ang mga bata sa kanilang pakikinig ng salita ng Diyos. Ang mga kabataan, ganun na rin po yung mga magulangin. At ito po ang mga taong ito ay makikinabang sa kanilang makinig tungkol kay Jesus. Ganun na rin po sa mga health lectures na naibigay natin. Naging makulay ang mga awarding ng mga bata sa unang sigwada ng Children Time na sila'y tinuruan ng Bible stories, awiting makalangit at makulay na sari-saring crafts. Binigyan din ang mga nakakatanda ng sarili nilang Biblia upang gamitin at basahin para lalong mapalapit ang kanilang puso sa Panginoong Diyos. Bago matapos ang bawat gabing pagpupulong ay naging abala ang mga kapatiran sa paghahanda ng mga pagkain para sa mga nagsidalo. At purihin ang Panginoon sapagkat siya po ang naghahanda sa lugar po na ito kasama ang mga kapatid ng Talaan at ang inyong lingkod upang maganap ang kanya pong kalooban na ang mga tao sa lugar po na ito ay marinig ng kanya pong pabalita. Layuning makabaghatid ng balitang may pag-asa, ako si Crystal Jane Robiso, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News.